So, dinagyan natin ng betchin, no? What? So, papakuluin nyo lang siya, no? Hanggang sa maluto. So, ganyan yung paluluto ng sinigang. Motovlog nga pala to. Puta, intro muna nga. Gago! What's up guys? Welcome to another video of my channel. This is Bataenyo Motovlog. So, yun nga no. Pasensya na sa panimulang video ko kasi akala ko talaga cooking show yun. Gago! By the way guys, yung pag-uusapan natin dito is itong aking first ever build classic bike, Hd3. Siya is isang tracker scrambler brat. Tatlo eh, no? Kaya basta, nandun siya sa gitna ng tatlong yon. Pero actually, kinukonsider ko siya bilang tracker. So, dati itong coffee racer, no? Kinonvert ko siya ng tracker kasi, you know, coffee racer is not built for, ano, for comfort. Talagang nakakangawit. Yung manibela niya, hindi ganyan. So, nakayuko ka. Naka-clubman, ano kasi ako eh, clubman handlebar. So, kinonvert ko lang siya ng ganyan. At pag-uusapan natin ngayon, no? Walkthrough tayo sa motor, no? So, nauna pa itong walkthrough natin na ito, no? Bago ko pa nailabas yung ano, kung paano namin siya binuo. Actually kasi, ang values niyan talaga kasi is nakurap yung mga videos ko na inipon ko nung binubuo ko itong motor na to. Na-virus yung laptop ko, bale, nirumove ko na siya nung nakarang linggo. And I salvage as much as I can. So this is the part 1, no? Part 1 to. Yung part 2 is yung paano namin nabuo itong classic bike na ito, no? So yun, pag-uusapan natin siya. So let's take a closer look dito sa ating ano, classic bike. Let's go. I don't know, but I was calling up into your life. Broken teeth, fighting my way up to get into your love. Tired of man, broken down, trying to get you hard. Wasn't gonna be easy, but I won't let you leave me. Toxicity, we're killing each other with our words, with our actions, with our ignorance. Controlling each other with a guilt in our hearts. Now we're suffering down from the trust we ain't given. It didn't start this way, I didn't know what to say. I'll admit I had mistakes, but I ain't doing it today. Get yourself away from me, you said you're doing this for us. But then you keep on pushing me away, like my stray dog. What if I can't feel your love ain't here anymore? Why can't we be just lovers like anyone else in the world? Instead we're going on and on, referred back to this madness that we call love. I don't know. Blood dash, smell some blood drop. 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 So yun nga ano guys, nakita nyo na yung kabuuan ng ating classic bike. Let's talk about the base bike. Ang base bike ko is a 2005 Kawasaki Hd3. So dati siyang may sidecar at Masada, yellow plate siya. So retired na siya sa pagiging ano, no, sidecar. So ginawa ko na siyang ganito kaysa matambak lang dyan or mabenta. Dahil sobrang ganda pa nito. Kahit yellow plate siya at Masada, hindi siya sad-sad sa ano, sa Pasada, no? Family use lang siya, pamalengke, ganun. At saka lady owned, si mama kasi yung may-ari ito. Sinasabi ko kanina, yung concept talaga nito is cafe racer. So, kinonvert ko lang siya bilang tracker. So, pag-uusapan natin ngayon yung specifications o yung mga parts na lagay natin dito sa ating HD3. As much as possible, I want things to be original. So, I keep the front shock original, the whole chassis original, bukod lang dun sa U-bend na pina-install. I keep the swing arm original. The engine is original. All stock. Walang binago. Yan, nakabore. All original yan. Original carb. Lahat. Even the wiring harness is original. May ginawa lang kaming konting modifications para maging battery operated na siya. So, anyway guys, pag-usapan natin ngayon ang mga piyesa na. So, yun. Ito sa rims niya. Yung mga HD3, sa mga naka-HD3 dyan, alam ko. Alam nyo na yung HD3 talaga, yung stock rims niya, sukat is by 16.
ginawa ko na siyang by 17. So SPD rim set likod harap 2.15 by 17. So dati siya naka-Swallow Classic, naka 3.50 by 17 yung suha. As I remember, no? Alam ko 3.50 yun. So pinalitan ko siya, power tires, ang harapan niya 3.25 by 17. Ang likod naman is 110 by 17. So mga magtatanong dyan, wala akong ginawa sa swing arm ko. Hindi yan naka-extend. Stock yan. So pasok na pasok. 110 by 70 by 17. Pasok na pasok yun. Kinip ko yung cafe racer seat. Single seater siya ngayon. So nakadalawang palit ako na manibela. Yung una kong manibela, sinasabi ko nga kanina, is clubman handlebar. Pag ganun siya, pag V. Pag ganyan siya. Ginawa ko na siyang ganito. Mas mataas. High rise. Mas komportable kasing i-drive to ang ganito. Kaysa sa mababa. Nakahangawin sa likod. Tsaka di ako sanay kasi naka-sniper ako. Sanay ako sa mga ano, sa mga upright position na ganyan. Dinapala ko pa naman mamili ng ano eh, sport bike in the near future. Pero parang mukhang mag-naked bike ako. Sa sitwasyon ko na to kasi nahihirapan ako pag nakayoko. Anyway guys, pinalitan ko na rin yung headlight. So, headlight niya. So, dati naka-bulb yan. Ngayon, LED na yan. Full LED na yan. So, yung mga plaster is retro style. O, classic na classic yung style. LED taillights. At saka yung shock ko sa likod is Owens. Nabili ko siya ng 1.5 pares sa Shopee. Medyo mura lang. I think 1.5 yun. Alam ko. 1.5 yun. Bukod doon, wala na. All is original. So 6 months in the making tong motor na to, no, kasi binubara namin siya, binaba namin yung makina, dilinis namin yung buong chassis, ginulayan. Kami-kami lang din na nagkulay sa chassis. Samurai paint, kulay type lahat yan. Kami-kami lang din ang swing arm. Ito yung ito. Puro kalamot dati eh. So nirepaint ko lang siya ng ano, ng samurai paint. Yung side cover, ako lang din yung nagrepaint niyan. Except sa tanke. Tanke naman is pinalo namin yan, pinatira namin yan. Ang kulay niyan is battleship gray. So switch ay domino. Domino switch siya no, sa isang side lang siya. Sa engine naman, hindi siya nakabore. Sinasabi ko nga, all stock yan since 2005. Napakaganda pa umandar nito. Quality pa. Sariwang sariwa. Actually sa 2-stroke, wala ka talaga magiging problema dyan eh. Hindi siya tulad ng 4-stroke na marami ka pang kakalikutin pag nasira. Ito, basic na basic lang. Pag may nasira, alam mo agad kung saan. Madali ang maintenance niya. Alagaan mo lang sa langis at tuti. So goods na siya. Third sa mano budget, ang nagastos namin dito, I think, nagpas 15,000. So yung part 2, nagfo-focus siya kung paano namin siya ginawa. So yun, may part 2 pa to guys. By the way, malaki shoutout nga pala kay Kyle Bagtas, no? At saka sa mga bago natin subscribers, malaki shoutout sa inyo. Kung ikaw ay di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe at hit that notification bell para kayo laging updated sa mga videos ko. So yun, papandarin ko siya ngayon, papakita ko sa inyo. Paparinig ko sa inyo pala na sariwang sariwa pa to talaga. Ito na yung susi. Still original pa rin yung susi, no? Original susi pa rin. Okay, papakita ko sa inyo, pati lang parinig yan. High low. All functional yan. Pandarin natin siya. The best way para mag-retard yung isang HD3, no guys, save the 2 strokes. Kahit mga diuso ko yan, mga quality yan sa mga motor dati, quality. Gago!
guys, matinding. Macho-macho, di ba? Nasing klase. Compliment na compliment shades ko. No regrets. Yun lang guys, sana magustuhan niyo yung video ko. So don't forget to subscribe at hit that notification bell para kayo lang updated sa videos ko. So may part 2 pa to, no guys, stay tuned lang sa akin channel. At don't forget to like also the Facebook page, Patayin yung monovlogs. Ipa-flash ko na lang dito, yan, Patayin yung monovlogs. So yun, sana nagustuhan niyo yung video guys, no? Sana appreciate yung HD3 na to. See you next video guys, ciao.